Lider ng isang grupo na pinaratangang ng gulo umano sa idinaraos na misa sa isang simbahan sa bayan ng Barili sa probinsya ng Cebu, nagbigay ng kanyang panig sa nangyari. Ang naturang lider, maring itinanggi na isang kulto ang kanilang grupo. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa unang pagkakataon, nagpa-interview sa GMA Regional TV sa pamamagitan ng social media ang 46-anyos na si Jerome Villarin. Siya ang lalaking nasa video na hinuli ng mga pulis sa San Isidro Labrador Parish Church dahil umano sa panggugulo habang idinaos ang misa sa nasabing simbahan sa barangay Mantalungon sa bayan ng Barili sa probinsya ng Cebu. Nakalabas na siya matapos makapagpiansa sa kaso na isinampa laban sa kanya. Nagpakilala si Villarin na isang manggagamot at ang kanyang mga nagamot ang kasama niya na pumunta sa simbahan. Itinanggi nito na isang kulto ang kanilang grupo dahil nabinyagan sila bilang mga Katoliko. Kung pare ka, hindi nga kahimo o kung laway kasi katawan mo. Kung nakabot sa punto na nanimba may kagisiradaan may sapultahan. Dagdag pa niya, hindi lang daw ito ang unang beses na nangyari kaya medyo tumaas na raw ang kanyang boses sa loob ng simbahan. Pero nilinaw nito na hindi pa nagsisimula ang misa ng mga panahong iyon. O sa nakatrigger ato sir nga medyo ni taas imuhang tingog? Tungo na silang gibuhat sir nga istorya, istoryas pare. Nga di may pasimbahon. Ah, so may kung okay. Naabay gipili sa pagsimba ni simbahan. Sumuto nga. Itinanggi din nito ang mga paratang na binasag niya ang mga imahin ng santo. Bilang patunay, ipinakita nito ang mga nasabing imahin ay nasa kanyang bahay kung saan niya ginagawa ang libreng panggamot. Samantala, patuloy pa rin ang suporta ng mga followers ng grupo kay Villarin. May ilan sa kanila na kusang pumunta sa GMA Regional TV Station para magpa-interview at dipinsahan ang kanilang leader. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng grupo kung magsasampa ng kontrademanda laban sa mga naghuli kay Villarin. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.